nyo naman ako na nandito ako sa street 109, block 1. Please naman, nandito ako sa ilalim ng puno. Nangingilang ako ng tulong dito sa isang Pilipina. Tulungan nyo naman ako para kawa nyo na. Pag nakuha ako ng amo ko, papatayin talaga ako. Please lang, Angeline, tulungan mo ako. Sabihan mo yung anak ko na huwag mag-alala. Kontakin mo lang siya, magkontakin kayo. Please lang, ikaw lang. Salamat sa Diyos. Ikaw ang binigay talaga. Anong oras ka ba kagabi dyan? Umakas ako din ng alas 8. Tapos anong sinakyan mo kagabi? Nagtatakbo ako. Ano nga yung pangalan mo? Beth Ramos. Layo ang ano mo? Lilakad mo? Sobra. Sikain ka na dyan. Alis na ako ha. Babalikan kitang mayang hapon. Oo, baka hanapin ako ng alaga ako. Ito ay sa Kuwait. Lumayas itong si Ma'am, pangalan ni Ma'am, Ma'am Elizabeth sa kanyang amo dahil sa pagmamalupit at she ends up doon nga sa kalye. Mm-hmm. Pero ang pinaka-latest po rito, siya po ay na-rescue na. Kasi marami mga netizens po nag-tag sa amin nung video na yan. Sobrang dami talaga. Kaya kailangan mabigyan namin kayo ng update. At sa kasalukuyan, nasaan itong si Ma'am Elizabeth? Nasa Polo Owa na po. Nasa Polo Owa sa Kuwait. Opo. Okay. Pero kausapin natin yung kanyang anak na si Ma'am Jenny Ramos. Para mangmusta na rin. Ma'am Jenny! Ma'am Jenny? Hello po, good afternoon po. Magandang hapon po, Ma'am Jenny. Magandang hapon po, sir. Opo. Okay, ma'am. Sir Abby. Ma'am, nasa ano, biyahe po ba kayo? Opo, papunta po kami dun sa bahay namin na malakas po yung signal. Nagpunta po kasi kami sa lola ko. Ma'am, pwede po ba hinto muna sandali, ma'am, para hindi po masyado okay? Okay po, hinto muna saglit. Okay. Para safe din po kayo at nakamotor po ata sila. Idol. Ah, nakamotor. Apo, apo. Sige okay po, ihinto muna po kayo, ma'am. Apo, apo. Tabi muna po kayo para makausap niyo na po si Sir Rafi. Apo, si Sir Rafi po. Ayan. Okay na, ma'am. Okay na po. Okay. Sige po. So, sige po. Ma'am Jenny, kailan po kayo huling nag-usap ni Ma'am Elizabeth? Nung ano po, nag-text lang po siya sa akin nung nakaraan na sabi niya po, nag-run away nga daw po siya sa amo niya. Okay. Nung sa ano po yung linggo po, 8 PM, nag-text po siya sa amin gamit po yung roaming na number niya na sabi niya po, kontakin ko nga daw po si Ate Angeli para humingi ng tulong sa kanya, nabigyan siya ng taxi doon. Okay. Yun lang po yung text niya noon, tapos hindi na po namin siya nakausap noon hanggang sa may tumulong din po sa kanyang pinay. Yun po yung nag-upload po ng video niya. Okay. Yun po, kinontak po kami noon para po makausap namin si Mama. Okay, bakit po siya umalis sa kanyang amo? Si ano po kasi hindi po maganda yung trato sa kanya eh, sinasaktan po siya eh. Minamaltrato siya in short. Opo, opo. Okay. And then buti na lang meron pong mabait na kababae natin, nakita opo siya, tinulungan po opo siya. Opo. Okay. At ngayon po nasa pangangalaga na siya ng Polo. Paano po siya napunta doon sa Polo? Sinundo po siya ng mga taga Polo? Ano po, ito nga po yung gusto daw po niya ng pasalamatan din yun. Yung isang Pilipino tsaka isang Indiano na naglakas loob po na kunin siya doon sa lugar na yon. Okay. Para po kunin siya at dalhin doon sa may Polo. Sige, ma'am. Driver po yun. Eh, gusto niyo pong pasalamatan? Pa? May pangalan po tayo ng mga tumulong sa kanya. Ala nga po, hindi niya daw po natanong kung anong pangalan dahil nagmamadali daw po siyang ibaba doon sa Polo. Okay, pero ngayon ma'am, safe na siya, nandun na po siya sa Polo. Opo, safe na po siya. Sige. Nung simula po nang in-upload yung video na yon, ang dami pong gustong tumulong sa kanya, yun nga po, may naglakas loob po na kunin siya doon sa lugar na yon, kaya po nadala po siya sa Polo. Okay, so kami naman po ang gagawin namin, sisiguraduhin na para siya po yung mapauwi na agad sa pinakamabilis na panahon. Opo, opo. Okay. At pagdating niya po rito, bibigay po ako ng personal na tulong para sa kanya. So po sir, salamat po sir. Gusto lang po namin makauwi ng ligtas si Mama. Gaano so, po siya katagal po, sa Kuwait, madam? Ano po siya, one year and 6 months na po siya. Kasi ganito po yon. Meron po talaga siyang amo. Yung amo niya po na yun, pinenta po siya sa kaibigan niya. Bali sa naging dalawa na po yung amo niya. Nalipat na po siya ng ibang amo. Ngayon po, binenta na naman po ulit siya doon sa pangatlo niyang amo. Yun po, yung pangatlo niyang amo, yun po yung nananakit sa kanya, sir. Tapos hindi po siya pinapasweldohan? Opo, yung unang amo niya po, hindi po siya binigay yung sweldo niya nung mga pinasok niya po ba. Yung huling
sahod niya po hindi po pinigay, pati po yung sa pangalawa. Yung sa pangatlo po, nakasahod naman po siya, kaya lang po nananakit naman po. Tsaka po kinuha po lahat ng cellphone niya. Okay, ito. Para po kaya hindi po siya makakontakt sa amin noon, na hindi na rin po namin alam na sinasaktan na po pala siya doon. Wala po kaming kaalam-alam dahil ala po kaming contact sa kanya. Okay, Ma'am Jenny, ito na, makakausap natin mama mo. Nasa telepono na. Ma'am Elizabeth, magandang hapon po. Umaga po dyan, Madam Elizabeth. Magandang umaga po, sir. Una sa lahat, kumusta po kayo? Okay naman po ngayon. Nandito na po ako sa Apollo. Okay. Kailan po kayo makabalik dito? May sinabi ba sa inyo dyan sa Apollo? Wala pa po. Pinaprocess pa lang po nilang ako yung passport ko, sir. Tutulungan po namin kayo, ma'am, na mapabilis po yung pag-uwi nyo rito. At pagdating nyo rito, sasaluin po namin kayo. Salamat po, sir. Ma'am, sandali lang, ma'am, at kasi kakausapin ko itong si Rachel Dimaano. Ito po yung inyo pong agency. Tama po, ma'am Elizabeth? Opo, sir. Sige. Rachel, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Hindi nyo man lang namomonitor po yung inyong worker na tatlong beses na pala palipat-lipat binibenta ng kanyang mga amo? Actually po, sir, pinapa-check ko po ngayon sa kuwait po namin lahat po ng detalye bakit po umabot sa ganun. Nang wala po silang report. Nakausap daw po sila ngayon ng Apollo. Pupunta po yata ngayon dyan po yung representative po, yung secretary po sa Apollo, para makausap din po, harap-harapan po si Miss Elizabeth po regarding po sa lahat ng nangyari sa kanya. And yung sa claims po sa passport niya para makuha po sa employer niya, and kung meron pa po ba siyang mga hindi po natanggap na sahod. Okay. Pero ma'am, okay, sige. So mababayaran siya. Dahil kapag hindi siya mababayaran, kayo ng kanyang mga amo, kayo po ang mag-aabono niyan. Yan ang pagkakalam ko. And we will make sure na mangyari po yun. Now, ang tanong ko lang, ma'am Rachel, di ba trabaho po ninyo na from time to time, on a regular basis, minomonitor niyo po yung kalagayan ng inyong mga worker? Kunyari, kumusta na ka dyan, Elizabeth? Okay ka pa ba dyan? Maayos bang kinakain mo dyan ay yung tinutulugan? Di ba dapat ganun, ma'am? Sir. Opo, yun po yung hinihingi po namin na monthly report po sa aming Kuwait agency po, sir. So walang ginagawang ganun yung inyong agency? Nanghihingi po ako ngayon, sir, ng lahat po ng report na galing po sa kanila. Okay. Kasi every month po, sir, nire-require po talaga namin yan, sir, para makapag-submit po kami sa OWA. Oh, for 1.5 years, hindi nyo man lang napuna na teka muna, walang bumabalik sa amin na report mula sa counterpart doon sa Kuwait. Actually, sir, pinapacheck ko na po lahat talaga ng pwede po na ma-submit sa akin ng na-report. Kasi ngayon ko lang din po, ngayon lang po kay staff nyo po, si Ma'am Rose po, naka-receive po ako na ganun nga daw po, nag-viral na po. Nung tinawagan ko po si Kuwait, ang sabi po nila sa akin ay i-check daw po nila. So ngayon lang din po nila nalaman yung regarding nga daw po sa ganyan. Sabi ko, ma'am, wala po ba kayong report? Kailangan po nating makapag-submit para ma-check po natin yan. Pero ma'am, alam mo ba, okay, I like you talking to you. Okay kang kausap, madam. Opo. Okay. You're making sense to me kung tutuusin. Meaning, lahat ng tanong ko, sinasagot nyo ng diretso. Opo. Pero, alam mo ba, ma'am, dahil sa kasong ito, posibleng kayo po'y masasanction, inyong kumpanya, pwede masuspindi or matanggalan ng lisensya. Alam nyo ba yon? Opo, sir. Naiintindihan ko po. Okay. So, opo, dapat, ma'am, next time, kailangan, ma'am, periodically, minomonitor nyo po yung inyong mga worker at dinadalaw. Tulad nyan, hindi na sumasagot yung inyong pong counterpart after 1 month. Abay, dapat mag-alala na kayo. Dapat bulabulugin nyo na. Dapat kayo mismo tatawag po sa Apollo. Apollo, owa, meron kaming worker doon. Hindi na namin alam kung anong katayuan. Hindi namin mapuntan. Dito kami sa Pilipinas. Please lang, pakicheck. Ganon. Yes po, sir. Pwede, ma'am? Opo, yes po. Yes po, sir. So, mama, pagbalik niya rito, babayaran niyo po yung kanyang mga sahod na hindi po nabigay ng kanyang employer. Opo. Kailangan po, require po natin si Kuwait na ma-settle po, Kuwait agency po, sir. If not po, pwede po siyang pumunta po sa office namin para makausap po namin siya regarding po sa mga claims niya po, sir. Sige po. Salamat po, Miss Rachel, ha. Magandang hapon po, madam. Thank you din po, sir. Ma'am Elizabeth.
Ma'am, hello po, sir. Pwede bang pakikwento sa amin anong klase mga pagmamalupit ang ginagawa sa iyo ng tatlo mong amo? Yun po, sa tatlong amo kaya po ako na-trauma. Kunting pagkakamali lang po, sinasampal po ako ng aking baby, sinusuntok po yung dibdib ko. Sinahampas po ako ng tuwalis sa mukha. Oh man, at hindi ka pa pinapasweldohan. Sinasaktan ka na nga, wala pang sweldo. Binigay naman po niya. Kaya lang, hindi ko na po talaga matiis yung ginagawa niyang pananakit ng katroha na po ako. Saka po yung pagkain, alanganin po talaga kumain. Na, nanginginig po talaga yung katawan po. Sobra pong trabaho, taas baba po yung trabaho ko sa bahay din, sir. Okay, sandali lang po mama. Ito na si Secretary Silvestre Bello ng DOLE. Secretary Bello, magandang hapon po, sir. Hello, Robby. Magandang hapon po naman. Opo, sir, meron tayong kaawaawang OFW na lumayas sa kanyang amo kasi 3 times na siyang binenta-benta and then itong sa huling amo, sobrang pagmamalupit ginawa hanggang sa lumaya siya. Buti na lang may nagmalasakit sa kanyang mga Pinoy at ibang lahi. Di na po siya sa Polo Owa. Baka pwede, sir, mapauwi na lang natin siya para mapag-aanggan po yung kanyang kalooban. Mapabilis po. Sige, Rafi. Bigay mo lang sa akin ang pangalan niya at ang pangalan ng amo niya para malaman ko kung sino nga habulin namin. Ay, sige po. Secretary Bello, maraming salamat po, sir, ha. Thank you very Rafi, much. Okay, anytime. Hintay namin ang pangalan na, Rafi. Opo, opo. Agad-agad po, sir. Ipapasa namin sa inyo ngayon, ha. Okay. Sige, Rafi. Hintay thank namin. You po. Thank you, ha. Thank you, Rafi. Thank you po. Okay, Ma'am Elizabeth. Opo. All right. Ngayon mismo, ibibigyan na namin kay Secretary Bello para umpisa na ng DOLE na yung pagpo-process po ng inyong mga papeles at yung pong inyong sweldo na maibigay na at kung ano pang mga aksyon na pwedeng gawin natin gobyerno hinggil po sa inyong sitwasyon. Opo, opo, sir. At pagdating niyo po rito, ma'am, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi niyo na kailangan bumalik pa ng abroad para hindi mo na madanas yung ganung klase ng sitwasyon. Maraming salamat po. Bigyan kita ng bagong pamumuhay. Salamat sa inyo, sir. Maraming salamat, sir. Ilan po yung anak nyo, ma'am? 4 po. Uy, ilan taon po yung mga bata? Malalaki na po, sir. Sa awa ng Diyos, napalaki ko na po mag-isa. 25, 22, 20, saka po 18 years old. Okay. Pero ma'am, I'm sure na nakaka-trauma po ito. Itong nangyari sa inyo, kaya so, sabi kanina. Hanggang ngayon po nanginginig pa po yung katawan ko. Pinapa-relax nga po ako ni ma'am dito. Ilang araw po kayo doon sa kalye, yung nasa video? Isang araw po. Doon kayo natulog? Buong gabi po, hindi po ako natulog. Buong gabi, hanggang magapon. Hindi po ako natulog sa sobrang tapok, sir. Na baka makuha niya na ako. Paano po kayo nakaalis sa bahay ng inyo pong amo, ma'am? Nilakasan ko po yung room ko, sir. Wala akong tutuwang sa akong tundi yung sarili ko. Nilakasan ko po yung room ko. Dasal po ng dasal sa Panginoon, sir. Okay. Tapos nung nakaalis na po kayo, yan pong kinaroonan nyo yung sa video, may mga puno. Saan po banda yan? Punetes po. Lakantag po po yung ginawa ko. Sobrang layo po, sir. Lakantag po yung ginawa ko. Lakantag po. Kapawag lang po nila ako maabutan, sir. Alam po, papatay nila ako pagkakutan ako. Gumawa po ako ng paraan kahit hirap na hirap ako. Ngayon po, sobrang sakit na katawan ko, sir. Hindi ko na maipiloy yung mga braso ko. Sobrang sakit. Buti naman may nakikita sa inyo ang kababayan natin. Paano kayo naispatan ng kababayan natin na tumulong po sa inyo, ma'am? Nagdasal po ako kami doon. Nagdasal ako sa Panginoon na sana may isang angel na mapagpag doon sa lugar na yun. At ngayon talaga. Nagpapasalamat ako ng marami sa Anjan. Hindi ko kayo kakilala. Pangalan lang po. Kilala po. Anong pangalan niya po, ma'am? Baka mapanood niya ito. Pasalamatan po ninyo. Lorena po. Lorena lang. Alam niyo pangalan. Lorena. O maraming salamat sa iyo, Lorena. Kundi dahil sa iyo, hindi magbabaral yung video niya. Maraming salamat talaga. Tsaka po dun sa dalawang sa akin na nakapanood ng video ko, ipapasalamat din po ko sa kanila. Ah, meron pong dalawang taxi driver na nakapanood.
Opo, kaya ako na-rescue ako dun sa puno. Oh, eh buti ma'am, walang pulis na nakapanood at pinuntahan kayo, tinuli at kinulong at binalik sa amo. Kasi may mga ganun eh. Hindi ko. Nung pong gabi, naharang po ako ng dalawang sasakyan ng pulis, may mag-aawa lang po ako. Ay, nahuli po kayo nung gabing yon. Opo, nagkaing-ingi nga po ako sa pantalon ko, sa sobrang dapot. Hindi ko po alam yung gagawin ko. Para na po mamamatay nung gabi na yon. Dasalag po talaga ang kinapitan ko para po makaalis sa lugar na yon. Paano niyo po pinakiusapan yung dalawang pulis na naharang kayo, nagharang sa inyo nung gabing yon at pinakawalan din kayo? Paano po? Sinanap po kasi kung meron akong cellphone. Sabi ko wala. Kinuha lahat ng amo ko yung tatlong cellphone ko. Meron man ako dito yung cherry mobile na ganyan yung anak kong dito. Yun po yung nakalagay yung Rubin ko. Okay. Nung wala po silang makita, nagmatawa ko sa kanila. Sobrang matawa ko sa kanila. Yun po, pinakabalan ako. Naawa po sila, yung dalawang pulis. Naawa po sila sa akin. Pinakiusapan ko sila kung dadalhin niyo ako sa amo ko. Please, dalhin na lang ako sa pulis. Huwag niyo sa kanya. Naawa po sila. Binigyan nila ako ng tubig. Binigyan kayo ng tubig. Pinalis na po nila ako. Nagpapasalamat din po kung sa mga pulis na kuwaitin din kahit po kano, hindi nila ako minawa. Oh, kasi pwede si ma'am ibalik sa amo niya or ikulong. So in this case, sabi mo, ikulong mo na lang ako, ninyo ako, wag niyo na ako ibalik sa amo. Oh, yun po yung sinabi ko, sir. Tapos numaawa, binigyan mo kayo ng tubig. Ako, tapos po pinatakbo na ako, kahit pinatmenok na ako, tumakbo ka rin ako ng durokbong, ganun na mapunta na ako sa lugar na yun, sir. Okay. Eh, ibig sabihin ma'am, ginagabayan pa rin kayo talaga ng ating Panginoon. Dasal lang po talaga sir, yun lang pong kinapitan ko. Ibig sabihin ma'am, malakas kayo sa taas. Dahil kung hindi, doon pala sa mga pulis na yon, nadali na ho kayo, naibalik na kayo sa inyong amot, bugbog sarado na po kayo ngayon, or nasa kulungan kayo. Hindi ko lang kung buhay pa ako ngayon. Anong mga lahi po nitong mga amo ninyo, madam? Kwento po, sir. Nako, ato, God is good. To God be the glory. Maka-video call. Pwede ho namin kayo maka-video call, madam? Sige, i-video call natin si Ma'am Elizabeth para makita siya ng anak niyang si Ma'am Jenny at mga kababayan natin para makita na okay na siya kasi marami nag-aalala. Ma'am, ang dami po ng mga nag-tag sa amin ng video ninyo at sabing kailangan tulungan kayo. Ito po, magandang balita to para sa lahat ng mga nag-tag na okay na si Madam Elizabeth at nasa Polo na Owa. Sige, nasa na Odette? Ma'am Jenny? Ma'am Jenny? Opo. Okay na po yung si mama ninyo at kausap po na yung Dolly. Tutulong na si Secretary Bello mismo. Maasahan mo siguro in less than a week, nandito na sa Pilipinas. Pagdating niya rito, tutulungan ko po siya. Opo, na para sir. Hindi niya na kailang bumalik pa ng ibang bansa muli. Opo sir, salamat po. May mensahe po kayo sa mama nyo. Gusto mo kausapin, okay. Kausapin mo ang mama mo. Ma'am okay. Elizabeth, kakausapin kayo ni Jenny. Go ahead po. Mag-usap kayong dalawa. Hello. Ma. Hello na. Hello, ma. Okay. Ingat ka dyan, ma. Miss ka na namin. Sana makauwi ka na. Sarang salamat sa inyo. Sobra na yung pag-aalala namin sa iyo, ma. Mahal na mahal ka namin. Tinulungan na tayo ni Serapi. Makakauwi ka na niyan dito. Okay, andyan na ba? Pwede na kitang makita na? Okay, maka-video call natin si Ma'am Elizabeth. Okay, nasaan si Ma'am si Ma'am Elizabeth para makita rin ng ating mga kababayan. Ayan na, na okay na siya. Okay, nasa Polo Owa na siya. Okay. Salamat po sa inyo. Ayan. Ma'am, ano pong mensahe nyo sa lahat ng mga kababayan natin na nag-aalala sa inyo ng labis-labis at ang daming mga nagtag sa amin, sobrang pag-aalala nila sa iyong kalagayan. Anong pumensahe nyo sa kanila, ma'am? Go ahead, magbinsahe po kayo. Sa mga may magandang loob na nagtangka pa rin na pumunta dun sa lugar na yon, na nag-message sa anak ko na tumatawag,
okay na po ako. Nandito na po ako sa Polo. Huwag na po kayong mag-alala. At maraming maraming salamat po kay Miss Lorena na siya yung kauna-una na tumulong sa akin. Doon sa dalawang taxi, isang Indian at isang Pinoy. Maraming maraming salamat sa inyo. Taos po sa salamat ko sa inyo. Kundi dahil sa inyo hindi ako makakarating dito. At sana po na sobrang alala na nakaustas si Mr. Rapitul ko. Anak, mahal na mahal kita. Mayamang Diyos, makakauwi ako. Sa tulong ni Mr. Rapitul po, maraming maraming salamat sa inyo lang. Kapit lang talaga sa Parinoon pag tayo bibigyan. Yun lang po. Salamat sa inyo lang. Ma'am, 1 week. Andito na po kayo sa Pilipinas. Sisiguraduhin ko po. Nandiyan po yung si Secretary Bailey mismo na kausap natin at pati yung OWA pa. 1 week, andito na po kayo, ma'am. Huwag na kayong umiyak. Importante, kayo po'y safe na at makakarating kayo rito ng safe at pagdating rito, hindi nyo na kailangan bumalik pa ng quiet promise. Okay? Okay po. Salamat po sa inyo, sir. Ingat po kayo palagi, ma'am. Okay. Ma'am Jenny. Po, sir. Okay. Last word para kay mama mo. Mama, sana'y pangako mo sa amin hindi ka na ulit aalis. Okay naman tayo dito eh. Kahit wala tayong pagkain, basta sama-sama lang tayo kahit maghirap tayo. Pagka na ulit aalis dahil hindi namin kaya. Kung makita kang ganyan, sinasaktan ka ng ibang tao, hindi mo yan deserve, man. Napakabait mo na tao para mangyari sa ilan. Mahal na mahal ka namin. Sana mag-uwi ka na. Para makasama ka namin sa darating na Pasko. Hindi na lang promise. Mahal na mahal ka namin, ma. Salamat po, sir. Okay, sige po. Ma'am Jenny, huwag kayong mag-alala. 1 week, Ma'am Jenny, andito na po siya, okay? Salamat po sa tulong niyo, sir. Wala nga naman po, madam. Magandang Paabot hapon po. Paabot po sa inyo. Opo, ma'am. Paabot po sa inyo yung video ng ma'am po. Salamat po. Maraming maraming salamat po, sir. Wala nga naman po, Ma'am Jenny. Ingat po kayo, Ma'am Jenny. God bless po. Opo, sir. Okay. Salamat po. Ma'am Elizabeth, see you soon dito sa Pilipinas. Okay, ma'am? Maraming salamat po, sir. Ingat po kayo dyan, ma'am. Ma'am, nakalimutan niyo pasalamatan yung Panginoon. Alam ko, siyempre, dami kayo naisip, pero pasalamatan niyo po yung Panginoon. Opo, maraming salamat po sa Panginoon. Always po, sir. Sir, pakibanggit nga rin po kay mama si Ate Angeli, yung tumulong din po sa kanya na isang Pilipina. Baka nakalimutan niya po. Ma'am, pakibanggit to si Ma'am Angeli. Miss Angeli, dahi. Okay na, nabanggit niyo na sa Ate Lorena. Thank you so much sa iyo. Hindi kita makalimutan, dahi. So, thank you talaga. Ayun. Sige, ma'am, ba? Basta 1 week, andito na po kayo. I-update natin yung mga netizen natin, okay? Ingat po kay Madam Jenny. At kayo po, Ma'am Elizabeth. Maraming salamat po. Walang anuman.